Tanggalin natin si Hai. Wala si Hai. Tanggalin natin si Hai output. Si Hai mid. Then tanggalin natin si low mid. Tanggalin natin si low. Ayan guys. Okay, balik natin na sila. Na gusto ko yung tugtugan eh. For today's video guys, ang gagawin naman natin is i-demo ko sa inyo kung paano yung connection ng mono 4-way setup using 2 equalizers and 3 amplifiers. Ito yung mga processors na gagamitin natin. Yung nasa taas, ito yung ating crossover. Yung nasa baba ng crossover natin is yung concert na equalizer. Then sa baba naman is yung isang equalizer natin, si DBX 231. To begin yung setup natin, siya nga pala yung mga bagong bisita sa channel natin, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo palagi sa mga bagong uploads ng ating channel. To proceed with the tutorial, kailangan maglagay tayo ng isang input or connect natin itong output ng ating mixer sa input ng ating crossover. Remember, pag naka-mono 4-way kayo or basta mono yung setup nyo, ang input ng inyong crossover is isa lang. Ito lang siya sa channel 1. So, connected na tayo kay mixer to crossover. Then, ang next natin na i-connect ay si, ang first natin na i-connect niyan is si high. I-connect natin si high sa first equalizer natin, yung una, na sa channel 1 natin siya i-connect. So, ito yung high natin. Then, i-connect natin siya sa input ng ating first equalizer. Then, ang gagamitin natin na amplifier sa high is si Concert 502. So, gumamit ako ng PL adapter, RS2 RCA. Yung output niya is ito yung pupunta sa ating Concert 502 dito sa kanyang auxiliary in. Then to proceed with the setup, ang next na i-connect naman natin si high mid. So si high mid natin guys, ilalagay naman natin siya sa ating channel 2 ng first crossover natin. Yung mid, high mid output ng crossover is pupunta siya sa input ng ating second or first equalizer. Yan. Then yung output ng ating channel 2 ng equalizer, first equalizer, is ito naman yung pupunta sa amplifier natin. Which is ang gagamitin nating amplifier ay si LX10. So itong kanyang output is pupunta ito sa input A ng ating LX10. Ito yung ating high mid. Isa lang din yung connector niyan, XLR niyan. Basta make sure na naka-mono kayo dito. Okay, so naka-connect na rin yung ating high mid sa ating LX10 amplifier. Next natin na i-connect naman yan guys is si low mid. So ito yung low mid natin. Pupunta yan sa channel 1 naman ng ating second equalizer. So si low mid pupunta sa second equalizer natin.
sa kanyang input. Then, yung magiging output niya, guys, gagamitin naman natin dyan is si LX20. So, i-connect natin yan kay LX20. So, yung output niya. Is i-connect natin yan kay LX20 sa kanyang channel A. Connect natin ito, guys, sa channel A ng ating LX20. So, si LX20 natin, guys, bali ang setup niya ngayon is magiging stereo. So, bakit siya stereo? Kasi si LX20, gagamitin natin siya using two frequency. Gagamitin natin siya sa low, mid, at saka sa low. So, stereo siya para separate yung sa channel A is low, mid. Sa channel 2 naman is si low. So, i-connect na natin si low sa ating crossover. Pupunta yan sa ating input ng ating second equalizer. So, ayan. Then, yung magiging output nyan ng ating second equalizer, yan naman yung pupunta sa ating LX20 channel B. Naubusan ako ng XLR kaya iba yung kulay. Pasensya na kayo, guys, medyo mahirap mag demo ng may hawak na cellphone talaga na pang video. So yan, ito yung pupunta sa ating LX20. Focus lang natin. Focus lang, yan. Sa ating channel D. Ayan. So, stereo mode si LX20 dahil nga ito yung ating low, mid. Ito naman ang ating low. Okay, guys. So, napaka-bilis lang ng setup nyan. Pag nakabisado nyo yan, madami na kayong magagawa. Madami na kayong pwedeng itry na mga setup sa inyong crossover tsaka mga equalizer. Bali, ang next na lang natin na gagawin is i-connect na lang natin yung mga speakers. So, dito sa 502, ito yung gagamitin natin sa high, left at saka right. Si LX10 naman sa mid, high mid. So, dalawang speaker din yan. Channel 1 at saka channel B yung under dyan. Channel 1, channel 2. Naka-mono siya, so isa lang yung input niya. Then dito sa LX20, gagaya ng sabi ko kanina, ang input A niya, itong part na to is gagamitin natin siya sa low mid using yung subscope natin, Tsunami Live Storm. And then dito naman sa channel B, Tsunami Live Storm din to sa low. So, isang check na natin, guys, para marinig naman natin kung naging successful ba yung ating setup. Ito na yung ating finish setup, guys. Kompleto na yung setup natin ng mono 4-way using 2 equalizer. So, ulitin ko lang sa inyo, si channel 1 ang high, si channel 2 ang mid, high mid. Si equalizer number 2, channel 1, is gagamitin natin siya sa low mid. And then, dito sa ating channel 2, sa baba, yan naman ang ating low. Concert 502, Ace LX10, and Ace LX20. So, soundcheck na natin, guys, itong setup natin. Hindi lang tayo masyadong malakas ngayon, na.
nasa residential area. Sa speaker natin, yung sa high, siyempre si Twitter, yung naka-bullet, yan yung mid. Yung low mid is yung nasa kaliwang subscope. Yung low naman is yung nasa kanan. Play na lang tayo ng song sulit, guys. Ng song dito sa ating cellphone. Ayan, naka-ready na yan. Bluetooth connection yung cellphone natin sa ating mixer.